nagkaroon ng webinar nitong nakalipas na linggo, ang Games and Amusement Board, tungkol sa Code of Conduct at Ethics ng mga esports athletes at officials. May report si Paolo Salamatin. Nagsagawa ang Games and Amusements Board kamakailan ng isang virtual seminar para sa mga esports professionals patungkol sa Code of Conduct and Ethics. Git ng GAB, kasabay ng paglawak ng esports sa bansa, ay ang pagdami rin ng mga irresponsibleng gamers. Ayon kay esports commentator Paul Gabriel Porcon Fuentes, mas mainam anya kung magsisimula sa mga professional gamers ang pagiging magandang ehemplo para gayahin ito ng kanilang mga manonood. Sobrang sikat ngayon ng esports, right? We're really thriving right now. Ang dami mga players na mahilig sa video games, and then talagang marami yung mga players natin tinitingala, especially since nag-excel sila in the international scene. So it's really important na yung mga players na yun, pinapanood ng mga bata, pinapanood ng lahat ng nanonood ng esports, kailangan maganda yung naipapakita nila since they have this influence on lots of people talaga. Dagdag pa ni Fuentes na sanay alamin ng bawat gamer ang kanilang limitasyon pagdating sa pananalita. Minsan nagkakaroon ng medyo matinding trash talk. Competitive trash talk is medyo okay lang naman, pero minsan yung sumasobra na, and minsan pointless na rin yung pinaggagawa nila, lumalala yung mga insulto, and minsan wala na rin kinalaman sa game yung mga pinagsasabi nila, nag-iinsultuhan na lang sila ng pagkatao, or minsan family members pa yung nadadamay. And it's definitely not a good look. Napag-usapan din sa webinar ang mga parusa na maaring ipataw sa mga professional esports talents sakaling labagin ng mga rules and regulations na inilatag ng GAB. Paolo Salamatin, PTV Sports.